Hindi nililimitahan ng Diyos ang ating pagsulong, November 14. Upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian, para sa lahat ng katatagan at patitiyaga na may galak. Colossians Kabanata 1, Talata 10 at 11. Hindi nagtatakda na limitasyon ang Diyos sa pagsulong ng mga puspos ng kaalaman ng Kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Colossians Kabanata 1, Talata 9. Sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagmamatyag, sa pamamagitan ng paglago sa pagkaunawa, napalalakas tayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak. Napakalawak ng plano ng Diyos para sa atin. Lipos na lipos, kumpletong kumpleto, ano pat mayroon tayo ng bawat dahilan para makipagtulungan ng buong puso sa Kanya sa pagsasakatuparan nito. Wala tayong dahilan para mag-urong sulong. Kailangan nating kumuha ng mga bagong supply araw-araw mula sa dakilang imbakan ng salita ng Diyos. Hindi ito magbibigay ng panahon para sa pagbabasa ng nobela o para sa anumang hindi nagpapatibay at nagpapalakas sa bawat mabuting gawa. Magagamit ng mga anak ng Diyos ang mga kayamanan ng langit. Bubuntot sa inyo bawat araw ang manunukso dala ang ilang mapandaya at parang tamang pagdadahilan sa inyong pagsisikap sa pansariling kapakanan at sa inyong pagbibigay lugod sa sarili. Ang isang taong lubos ang ibinigay sa Diyos ang puso, ang isang tumatanggap kay Jesucristo bilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay maghahayag ng tuloy-tuloy na paglago sa espiritualidad, sa kalakasan ng kabanalan, sa tatag ng layunin, sa katapatan sa mga prinsipyo ng ating pananampalataya, kahit na ano pa ang maging kapalit. Pararangalan at aalalayan ng Diyos ang bawat tapat ang puso at masikap na kaluluwang pinagsisikapan lumakad sa harapan niya, sa kasakdalan ng biyaya ni Kristo. Hindi iiwan ni pababayaan man ng Panginoong Hesus ang isang mapagkumbaba at nanginginig na kaluluwa. Kaya ba natin pahalagahan ang kalakasan ng mga pangako ng Diyos nang may matalas at napabanal na pangunawa at gamitin ang mga ito sa kanya-kanya nating sarili? Hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil karapat-dapat si Kristo. Hindi dahil matuwid tayo, kundi inaangkin natin sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya ang katwiran ni Kristo alang-alang sa atin. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tuloy-tuloy na sumusulong.